tulad natin. Yung pumipila ng madaling araw para sa lubot, gagalingan ko po. Magiging doktor po magiging. Simula na ng kwentong para sa lahat ng nangangarap at nagpupursige sa buhay. Abot kamay na pangarap. Laman o. Teka na ah. Yun o. Hindi naman sa ayan kung makitimpe. Mm-hmm. Pero ano, yung mukha mo ganyan, tanglay-tanglayan ka, wala ka sa mukha sa buhay mo, ano, hindi kayo kasal sa baby. Hindi naman sa ganun. Mm. Kaso paro, baka lang, hindi pa natin pwede i-claim na anak natin siya eh. It's Reaction Time by William. Naalala niya nung panahon na yun. Yun na. Ah, nang-iwan pala ng bata sa si Giselle, ano? Yun ang alam ko, ah. Talaga naman. Yeah. Ito eh, masasaktan lang siya.
May problema si Gisela naman. May iniwan na bata naman. Where is she now? Where is she now? Palpak ka naman, it's time. Nak! Sabi ba na nangyari? Nakausap mo ba? Wala. Papaya lang ako. Akala mo effective ha? Didikit ka linta! Yun! Pag ganun po ma'am, ilipad po namin yung baby sa public hospital para din po siya matingnan. Kasi doon po kami
ni Sean para dun sa mga cases ng mga abandoned children. I think that's the better option. Let's do that. No, the baby stays here. She said, your decision means that Apex will cover all the medical costs of the baby. I know that. And I've already made that decision. I'm sorry, pero kasi nagkaroon kami ng mga cases in the past. For example, may puta sa puso yung bata. That's a lot of cost for Apex. Tayo sa shoulder ng surgery, ng ICU. I mean, we cannot survive on charity alone. Kuya, do you know the difference between this coffee and your opinion? For this. She said, ayoko lang na magtapon tayo ng pera. Tayo? You don't even own a single set of this hospital anymore. I own and operate this hospital. I am the president and CEO of Apex now, so I decide who stays and who goes. So the baby stays, and you, out of here. Parang pinalayas na tuta. Payaka, kinakain ka lang yan mo. Nakatapat ka ngayon ng mata. Yun, no? Hindi man naka-open ng bot. Don't say. Okay,
Actually, marami rin talaga kami ganyan mga cases eh, kahit kung sa ibang hospital. Basta ko, pagdadaanan niyo yung tamang proseso at maaampunin po yung bata. Ngayon pa lang, ma'am, nagpapasalamat na ako at mabibigyan niyo ng magandang buhay yung bata. Dito talaga si Josan. Yun, no? May bad karma po yung mga ganun. Ha-ay! Parang totoo na yan pala itong naliginig ko tungkol sa'yo.
Is that the way you treat your sister-in-law? Ah! Naniniwala ka pa sa mga hearsay? Ah! Kapag pinagpatuloy mo pa yung masama mo, hindi tayo magkakatulo. Sa tingin mo, gusto rin kita. Ala! May bala. Oh, come on, boy. Alam mo natin dalawa na kaya ka ganyan is because you want to get to the good side of me, right? Bakit yan? Dahil ba ako ng bagong ngayon at ang dati kong palasyo? So don't you even use that we are family thing. Nakakon lang katapati ng memory. Habang kaya pang nagrespetuhin bilang kasama ng kapatid ko. Galing-galing ni Tidy na po na binito mag-acting kami. Pagod na siya doon kay Moira. Can you get in touch with Dr. Katie Enriquez? I'm going to offer her a job. Okay, ma'am. How about Mang Moira po? Here's to be the administrator. Tawagan ko yung ba siya? Na, Mang Moira ba? Paano hindi siya maging kakampi kung pinagpagitahan mo? Kung malamay ako si Linya, may sungay siya. Pwes, may sungay din ako mas maaba ko sa kanya. Hindi totoo, wala ako pa na. Big Parents? Doon pala nagtatrabaho si Big Parents. Nag-iwan ng bata. Ayan, checkmate ka. Ako, pero natutuwa ako doon sa pagkalipusta ni si Giselle kay Moira, no? Don't forget to like and subscribe to the channel.